Welcome back sa aming YouTube channel. I'm Mami O. So today, Team O, hindi tayo magsha-shopping tipid vlog. Today, ito na yung request niya sa akin na i-share ko sa inyo kung paano ba ako nakasali sa bawal judgmental and kung ano ba yung mga tips and advice ko para mas manalo kayo ng mas malaking cash prize. Hey, Mami O, na taga Mandaluyong. Ayan, oh. Hi, Bossing! Empon, galingan mo. Ayan, Mami O. Kaya sa mga interesado dyan na sumali sa Bawal Judgmental segment ng Eat Bulaga as home partner, keep on watching. Sa mga bago sa aming YouTube channel, ang mga usually ko pong content ay mga murang bilihan, mga shopping vlogs, Divisoria, Taytay, Pasig, Dapitan. Kaya kung interesado rin kayo sa mga ganong content, click nyo lang ang subscribe button and also yung bell icon para naman updated kayo sa mga bago naming videos. And if sa tingin nyo naman na informative and helpful itong video na ito, i-click nyo lang ang like button and also comment below na rin if may mga request kayo or suggestions na gusto nyong puntahan or hanapin ko para sa inyo. At habang kinikwentuhan ko kayo, Team O, sabayan nyo kong mag-lunch! So, ang pagkain ko ay itong Mi Goreng Premium Collection na salted egg flavor. Then meron pa akong mga salted egg dito plus pork at sasabayan ko yan ng bulgogi sauce. Yan. So, let's go! Ooh, so, may kasama pa pala tong isaw. Unang-una na kailangan yung gawin, syempre dapat naka-follow kayo sa Eat Bulaga Facebook page. Kasi doon nila ipopost yung mga hinahanap nilang categories ng home partner. Tulad nga nito, Team O, ganito yung sample ng makikita nyong picture or yung ipopost nila sa page nila. So nakalagay dyan, hinahanap nila, Mommy Vlogger. So yung mga friends ko talaga na sobrang supportive, pinagtatatag nila ako. And naisip ko, bakit naman hindi ko itatry, di ba? Sayang din naman kasi kung sa akin naman yun, talagang mapupunta sa akin. Kaya first tip, Team O, kapag ang hiningi lang sa inyo ay picture or pangalan nyo or lugar nyo, yun lang ang ibigay nyo. Huwag na kayong magsama ng kung ano-anong hashtag, kung ano-anong picture. For example, ako ang hinanap lang sa akin, picture ng YouTube channel ko plus yung lugar kung nasaan ako ngayon. So, sinunod ko lang yon. Then, mga after 20 minutes to, or 30 minutes, nag-reply yung page sa akin personally. So, nag-message sila sa akin. Tapos, eto pa, Team O. So, parang hindi ko pa ini-expect talaga na magre-reply sila sa akin or magme-message sila. So, tang nag-ano-ano lang ako, nag-check-check lang ako ng mga iba pang nag-comment. Tapos, nakita ko na dun sa specific kong comment dun sa post nila, nakalagay, page replied privately. So, parang, ala, bakit wala ako nare-receive? Tip number 2, Team O, make sure na chine-check nyo yung mga message request nyo, yung mga nasa spam ng inbox nyo. Kasi minsan hindi talaga automatic na napupunta siya dun sa mga inboxes nyo. Kaya yon. So sabi ko, hala, edi chine-check ko agad yung mga spam ko. Nandun nga, nandun sa message request. So sabi ko, oh my gosh, buti na lang chine-check ko. And buti na lang talaga, nag-check ako ng iba pang mga comments. Kung hindi, baka babay na. Isa rin sa tip ko, Team O, and I think very helpful nito. Once mag-comment kayo dun sa pinaka-post ng Eat Bulaga, ask mo yung family members mo and also yung mga friends mo na mag-reply or mag-comment dun sa mismong post mo or mismong comment mo. Kasi para maging most relevant siya or pinaka-nasa taas siya nung pinaka-post. At least kitang-kita and ikaw agad yung bubungad. So, mas ikaw yung bubungad, mas ikaw agad yung mapapansin nung admin nung page. Kaya, posible talaga na makontak ka.
isi-set nila yung expectation mo na hindi pa ikaw yung nakukuha nilang home partner. So, kailangan mo lang sa kanilang mag-send ng personal information mo such as yung name, address, and then yung contact number. Bale, ito yung sample ng unang message sa inyo ng Eat Bulaga. So, yan. And Team O, ang unang magme-message sa inyo, mismong Eat Bulaga page. Kaya kung may unang nag-message sa inyo na pakibang pangalan or ibang page, disregard nyo lang kasi baka ma-scam pa kayo. So yun nga, sinend ko yung personal information ko and hindi nila basta-basta isisin yun. Kaya patience, patience, patience. Okay? So yun nga. So, buong gabi na yon naghihintay ako kung magre-reply ba sila or kung magme-message or tatawag, pero wala. Wala ako na-receive, Team O, kaya parang, nako, baka hindi naman ako ang nakuha, ganyan. Pero yun nga, tiwala lang, Team O. Hanggang sa umabot na nga yung kinabukasan, so, wala pa din ako na-receive na tawag or message from Eat Bulaga. Kaya parang, okay, kung ibibigay, ibibigay, kung para sa akin, para sa akin. Kaya nagluto pa ako noon, kumain kami ni Daddy O, and ready na akong pumunta dun sa pagbablogan ko, dun sa IBcom. So, baka napanood nyo rin yun. So, yun nga, ready na ako hanggang sa parang past 12 na yon. Hindi ko alam bakit, hindi ko naisip i-check nang i-check yung cellphone ko kung naka-silent ba or what. Tapos, Team O... Naka-silent ang phone ko. May tumatawag. Merong 4 missed calls. So parang, oh my gosh. Unknown number. So possible na sila yun. So ang ginawa ko agad, tinignan ko yung message ko sa kanila sa Facebook kung nasin ba nila yung personal information ko. And nasin nila. So posible talaga nung nasa isip ko sila yan. Kasi 4 times tumawag eh. Tapos sobra talaga, sobrang gigil na gigil ako sa sarili ko na bakit hindi ko tinichine-check yung cellphone ko. So yan, so parang na-lose hope na ako. So sabi ko kay Daddy O, Daddy O, hindi para sa akin yan. Pero syempre with the help ng encouragement ni Daddy O, so sabi niya, tawagan natin ulit yung number. Sabi ko, hindi, wag na, okay na. Sabi ko, alis na lang ako, mag-vlog na lang ako. Sabi niya, hindi, wala namang mawawala kung tatawagan ulit natin yung number. So sabi ko, sige, bahala ka. So siya yung pinatawag ko instead ako. So sabi ko, ako magpe-prepare na lang ako para makaalis ako. So siya, tinawagan niya. Tapos habang nagme-makeup ako, may sumagot, Team O. Tapos nung narinig ko na sinabi ni Daddy O na ayong sa Eat Bulaga po, grabe yung kaba ng dibdib ko na parang, oh my gosh, may sumagot. So sabi ko parang, please, please, i-accept pa nila ako kahit hindi ko nabasa or nasagot yung miss call nila. So sabi ni Daddy, oh, sige, gusto niyo po bang kausapin yung asawa ko? Oh my gosh! So yun nga, kinausap ko na and sinabi sa akin na isa ako sa mga nakapasa, mga ganun, parang ganun, sa lahat ng mga nag-comment, ganyan, isa ako dun sa mga nakapasa. So marami kami, Team O. So yun, once ikaw yung napili nila na isa sa mga pagpipilian nila for home partners, meron sila sa inyong ibibigay na isang Facebook account na kailangan yung i-message. So i-message nyo lang doon na for checking kayo ng internet connection, ganyan. So yun, hindi ko na i-mention dito, Team O, para hindi rin kayo maguluhan, para lang to dun sa mga talagang napili na. So don't worry, sila naman i-inform nila kayo kung ano yung Facebook account na yon. Ang sabi lang sa akin, tatawagan ako within the day, i-check yung signal ko, i-check yung internet ko, kung okay. So parang, oh my gosh, another concern, kasi aalis nga ako. So, meron akong dalawang option. Tutuloy ko na lang yung alis ko at bahala na, or magstay na lang sa bahay, maghintay ng tawag nila. So, ang pinili ko, syempre, umalis. So, sabi ko, sige na. Yun nga ulit ang sinabi ko, kung para sa akin, para sa akin. So, umalis kami ni Daddy o mga 4 o'clock na yon. So, yun nga. As in, pagdating namin sa IBcom, dun sa pagbablogan ko nga, kasi naka-schedule na to, appointment to, Team O, kaya ayoko rin naman na
mapahiya, ganyan. So pagdating-dating namin, nagtatanggal pa lang kami ng helmet. Tumawag. So tumawag na. Actually, video call to. So nagbi-video call kami. So, hi! Ganyan, sabi niya, nasan ka po? Sabi ko, nasa labas po, magva-vlog. Sabi niya, ay ma'am, paano yan? Kasi isa po kayo sa napili. Isa pa lang ulit. So, hindi pa rin sineset yung expectation mo na ikaw ang napili. So, isa po kasi kayo sa napili. Kailangan po nasa bahay kayo. So, parang, anong gagawin ko? Magva-vlog or ano? Uuwi na lang kami. Sabi ko, ma'am, kasi ganyan. So, pinicturean muna pala ako. So, picture-picture, ganyan. Tapos nung pinicture na ako, ma'am, mga ilang minutes po from bahay nyo. So sabi ko, kayang takbuhin ng 30 minutes sa motor. So yun nga. So sabi ko, ma'am, sige po, ganito na lang. Kung ako man po talaga yung mapipili nyo, baka pwede po, so talagang parang paawa talaga ako, na baka pwede po na inform nyo ako ahead of time para po makatakbo kami pa uwi. Sige, sabi ko, okay, bye-bye, ganyan, ganyan. So tinuloy ko pa rin yung vlog ko. And yun nga, again, kung para sa akin, para sa akin. So yan, tinuloy namin yung vlog namin. So parang mga nakaka 30 minutes na kami. So ito yun. Sige, papakita ko na lang sa inyo yung nangyari habang nagva-vlog kami. Ayan, Team O, habang nagva-vlog kami, ayan, minessage kami ng Itbulaga. Yes. For Mommy Home Partner. Ayan, congratulations Mommy O. Ikaw ang napili, panalo! Winner! So, bale, Wednesday yun. So, yun nga, naka-uwi na ako. And, for checking na yung internet connection ko, kung maririnig ba ako sa pinaka-studio and sa bahay ni Bossing, kung malinaw ba, kung maganda ba yung connection. So, yun, iche-check nila yun. So, Wednesday yun, and then, ginawa yung pinaka-live Friday. So, nakakatuwa, as in, kinakausap nila ako, nakikita ko yung mukha ko dun sa studio. So talagang pinakikinggan nila ako, tapos nag-hi-hi hello sila sa akin. Sobrang nakakatuwa lang. So yun nga, so okay siya, pumasa naman yung connection ko and all. So kailangan ko na lang maghintay nung pinaka-live. So yun nga, ginanap nga yun ng Friday. So ako, kailangan din kahit papaano may idea ka talaga kung anong nangyayari sa bowel judgmental. So first, isa sa tip ko, Team O, is maganda kayo ng paper and pen. So, talagang makinig kayo mabuti, mag-take down notes kayo ng mga mahalagang information para at least kahit papaano naman, may ambag tayo dun sa pinaka-guest nila, ba? Diba? So, para naman hindi lang tayo basta nakinabang dun sa pinaka-premyo. At least kahit papaano, may naitulong tayo. So, ako, ang pinaka-tip ko talaga sa inyo is makinig din kayo. And then, mag-take down notes ng mga super important information kasi talagang kahit papano, magkaka-idea ka sa nangyayari. So, yun nga, Team O. So, yung partner ko noon, si Empoy. So, ito yung segment. Si Mami O, kay Silin, baka may naisip na tanong. Yan, may tanong yan si Mami O. Go, ay, Mami O! Meron, wait lang, may call a friend nga pala ako dito. Oh, yun, si, ano, ay, si Mami O. O. Si Mami O. Mami Laya. Mami O. Yes po. So, since yung iba po sa inyo sinabi talent, sino po sa inyo yung input for? Ah, yan ang ganyan ang mga tirada. Mami O, agree ba siya, Chiska? Mami O, okay ba sa inyo yung choices ni, ano? Kay D. Si Myla. Papalitan ni letter B. Papalitan ni Kate. Kate. Oh yan, tama. Oh. Bakit? 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 Tanong mo kung bakit? Bakit daw ano, Mrs. O? O? Mami O? Si Mami O. Yeah, A and B po kasi nung nagbanggit about talent and hard work. So parang siya, nandalas ko talaga yung unang pumasok sa akin about sport. Mga athlete. Actually, Mami O, nangingialam ka, no? Hindi! Hindi ka partner mo yan. Nag-guess kayo. Nag-guess. Kakampi ko ba siya? Yes. Kakampi mo yan. Hindi, akala ko kapon pa lang ni Cheesecake. Hindi, kakampi mo yan. Kakampi mo. Pero ang desisyon nasa sa'yo pa din. Hindi kasi, yung kalooban ko, siyempre magtatampo ako pag gano'n. Kasi ako nakakakita rito. Pero kung gusto mo, Mami, uwi ko na yung... Kakampi mo yan, huwag mo awayin. Joke lang, ito naman. Ang tanong!
na sinunod ni Empoy, si Mami O. Team O, iko-coach naman nila kayo kung turn nyo na, kung malapit na kayo magsalita, kung paano nyo ba sasabihin yung sagot nyo or question nyo. Ang hindi lang nila syempre sa inyo iko-coach is yung itatanong nyo plus yung sagot nyo, yung comment nyo, yung maitutulong nyo dun sa guest. So, sariling sikap na yun, Team O. Kaya nga sabi ko, mag-prepare kayo ng paper and pen para at least ma-take down notes nyo and makapag-komento naman kayo. So yun nga, Team O, nung live na, so sobrang kabado rin ako. Syempre, gusto ko rin namang manalo. Sayang din naman, di ba? Ayoko naman magpaka-impokrita na hindi ko kailangan ng pera. Si Empo yung partner ko nun. Kaya, sobrang nakakatawa yung segment. Sobrang masaya lang, ganyan. Nakakatanggal ng kaba. 50,000 pesos yung pinakamalaking pwede niyong mapanalunan. Pero kami ni Empoy, ang napanalunan lang namin ay sa Empoy at sa ating chismosang kapitbahay na si Mami O. At sila sa 35,000 pieces. Ang pinakamaganda pa, Team O, right after nung segment, right after naming manalo, pinadala agad through Palawan Express. Ganun kabilis. Wow! So, akala ko naman magtatagal pa siya ng isang linggo, dalawang linggo, kasi ganun yung usual, di ba? Pero with the help of Palawan Express, na-receive ko siya agad right after kong manalo. So, grabe, nakakatuwa lang. So, yun nga, na-enjoy ko na nga. Plus, napakita pa tayo syempre sa national TV. Tapos nagkaroon pa kami ng cash na nagamit namin sa pagpapagawa ng bahay. And nasave din namin para kay Baby O. So, sanig ka pa, di ba? Sarap talaga nito. Natikman nyo na ba to? Pag napadpad din kayo sa grocery, bilhin nyo tong mie goreng, salted egg. Sobrang perfect. Though medyo mahal compared sa mga pansit canton, ganun. Pero kasi, grabe, ang sarap. Yun nga, Team O, sobrang dali lang naman kahit papano. And instant money na, sobrang laking tulong. And pangdagdag na rin sa savings mo. So, comment lang ng comment, Team O, kasi naniniwala talaga ako. If para sa'yo yan, para sa'yo yan. Plus, if mas marami kayong supportive na kaibigan, mas malaking possibility talaga na kayo yung makukuha. So, yun na nga, Team O. So, sana nakatulong ako dun sa mga nagpaplanong sumali. And at least, makapagbigay man lang ako sa inyo ng advice and tips para mas malaki pa yung maiuwi nating premyo. Again, please subscribe sa aming YouTube channel and click nyo na rin ang bell icon para naman updated kayo sa mga bago nating vlogs. And also, comment below na rin if may mga suggestions kayo, comments, or mga hinahanap sa mga murang bilihan na gusto nyong puntahan ko. And also, like this video ha, huwag nyong kakalimutan. So again, thank you so much for watching. I love you!